makan mo yan. Yan. Huwag mo natanggalin yan. Huwag mo natanggalin. Oh. Yan, dalawa. Yan, isang kamay pa. Dali na. No, dali na. Oh. Oh. Masabihin mo, mag-like po kayo at mag-subscribe. Dali. One. Di ganito, ganito. Nunoy, ganito. Itaas mo. Ganyan. Dali, dali, dali. Yan, ganyan. Dali. Oh. Mag-like po kayo at mag-subscribe. Dali. One. Good morning mga ka-farming. So, yung last vlog ko, panood niyo nung kumuha ako ng rice hull. Akala ko tapos na yung gagawin pero hindi pa. Meron pa tayong another activity na gagawin. So, papakita ko sa iyo yung activity. Ayan, ayan ang activity. Ayan, mga hinog na dragon fruit. Ayan, hinog na dragon fruit. Ang dami. Ayan. So, alam niyo na kung anong activity natin. It's harvesting time. Alright. So, halika mga ka-farming, samahan niyo ulit ako sa aking pag-harvest ng dragon fruit dito. Kasi ang dami ng hinog. Ayan, para magkapera na naman ulit tayo. So, huwag niyo kakalimutan, like and subscribe sa aking channel para sa more videos, farming videos. Ano? Para maturuan ko kayo kung paano magkaka-income sa pagda-dragon fruit at sa ibang pagtatanim. Ano? Mga farming tutorial. Ayan, makikita niyo, ang daming hinog, ang daming mga flowers ngayon. And very, very, very florific. Ano? Napaka dami ng bulaklak at bunga ngayon. Pero may nakita ako mga ka-farming. Ano? So nagpapakita na ang tanim ko ay healthy. Bukod sa makikita ninyong standing ng crops, is merong mga nakatirang mga friendly insect. Ayan makikita ninyo mga ka-farming. Friendly insect. Ayan, may bahay na ang gagamba. Meaning, hindi ako nag-i-spray ng mga synthetic insecticide. Ano, so, friendly. Friendly ang aking, friendly ang environment nitong dragon fruit. Okay? So, let's go. Let's go harvest. Ano, let's go harvest dragon fruit. Ayan, dami. Daming bunga. No, wala pang init, cloudy, parang cloudy ngayon. Ayan, tignan nyo. Ayan. So umagang maaga tayo dapat gumigising para matapos agad yung mga activity bago uminit ang panahon, kasi mahirap na kapag mainit na, mataas na ang araw, ang hirap na. So baka magkasakit tayo nyan, baka ma-stroke tayo. So at this time mga ka-farming, social tayo ngayon. Gagamit tayo ng tuning shoe. Okay. So, dati, nakita nyo sa aking in-upload dati kung paano mag-harvest ng dragon fruit nang walang pruning shoe at merong pruning shoe. So, hanapin nyo na lang. Baka ilalagay ko yun sa description box, or hanapin nyo na lang sa aking channel, sa video. Kunti pa lang naman ang mga videos ko dyan. So, hanapin nyo na lang dun mga ka-farming. So ayan. So let's go. Farming, gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong nagagawa ng langgam na yan. Bakit napaka-pesting yan sa dragon fruit. Ayan, sinisira niya ang quality ng
bunga niya. Sayang, maganda sana. I think 1/4 kilos na to or more than. Pero dahil sa ayan, mga ginawa ng langgam na yan, pumangit. Pumangit yung quality niya. So, I think siguro pansarili na lang to. Kakainin na lang namin ito pansarili. Malinis na malinis. Ano? Malinis na malinis siya. Good size, hindi naman gaano malaki. Hindi naman gaano kaliit. Ayan. I'm sure ripened na ripened siya. I'm sure matamis na matamis to mga ka-farming. Ayan. So, like nyo naman yung aking FB page. JP Dragon Fruit. Ayan, makikita nyo sa aking tabi. Dito. Makikita nyo sa aking tabi yung JP Dragon Fruit. Like nyo naman yun para makita ninyo kung ano yung mga other activities ko sa aking farm. So yun, so marami pa tayong i-harvest mga kapag. So yun mga ka-farming, tapos na tayo mag-harvest ng dragon fruit. So yan ang lahat na na-harvest natin. So salamat sa pagsama sa akin sa pag-harvest ng dragon fruit as a farmer for the day. So thank you. Like, comment, and subscribe nyo sa aking channel. So kita-kits tayo sa aking mga next video. So hit nyo yung bell notification para ma-update kayo kung ano yung mga susunod kong ma-notify kayo ng aking next upload. Thank you. Goodbye.